Mula nang maitatagan China, ang partido natin ang pumipigil at umaatake sa mga paniniwalang panrelihiyon. Layunin nating tuluyang ipagbawal at alisin ang bawat relihiyon at gawin ang China na lugar na walang Diyos. Kailangan nating ipagbawal ang iglesia na makapangyarihang Diyos sa kahit anong paraan. Naku, mga pulis! Huwag kang kikilos! Hindi ba't nakasaad sa konstitusyon na malaya tayong pumili ng relihiyon? Pero bakit pinagkakait ng CCP sa mga Chinese ang pagpili ng relihiyon? Palabas lang ang konstitusyon. Para makilala ang partido namin sa ibang bansa, pinalabas naming malaya tayo rito. Ginawa ng CCP ang konstitusyon, hindi para protektahan ang interes ng mga tao, kundi para sa kapakanan ng mga dayuhan. Hindi ba't panluloko to sa mundo't mga tao? Sabi ng CCP, nagkasala ka sa batas at walang duda yun. Dahil nilabag mo ang batas, kaya magdurusa ka! Ngayong namumuno na ang CCP, sumunod ka lang sa kanila at sigurado na kinabukasan mo. Kung itutuloy mo ang paniniwala mo sa mundong pinamumunuan ng CCP, hindi ba't kinakalaban mo noon ang CCP? Ano bang napapala mo sa paniniwala mo sa Diyos sa kabila ng paghihirap mo? Gawain ng Diyos na mapalaganap ang katotohanan para iligtas ang sangkatauhan. At pagkatapos, dadalhin niya ang sangkatauhan sa magandang lugar na kanyang hinanda para sa kanila. Lahat ng sasalungat sa gawain ng Diyos ay mamamatay dahil sa sakuna. Kung mababasa mo ang salita ng makapangyarihang Diyos, malalaman mo kung ano ang katotohanan at buhay. Pinag-aralan namin ang Marxism-Leninism at sa CCP lang kami. Marxism-Leninism at ideya ni Mao Zedong ang katotohanan. Bakit napakasama at napakadilim ng China? Bakit hindi kayo magnilay-nilay? Ano bang dahilan nito? Tanging salita ng Diyos ang katotohanan. Sa pagtanggap ng katotohanan, mapupunta ang tao sa tamang landas ng buhay. Wala akong interes sa katotohanan na sinasabi mo. Bakit ba may mga taong tulad nyo na nabubuhay sa mundo? Hindi papayagan ng CCP ang mga mananampalatayang tulad mo para tayong tubig at apoy. Kung ipagpipilita mong paniniwala, baka makulong ka o kaya naman mamatay. Maniwala man kayo sa Diyos o hindi, totoong nangingibabaw pa rin sa lahat ay ang Diyos. Ipinahayag na makapangyarihang Diyos ang katotohanan at ginawa niyang paghatol at paglilinis sa tao. Ito talaga ang katotohanan. Walang sino man na makakatanggi doon. Sabi na makapangyarihang Diyos, ang nagkatawang taong Diyos ngayon ay ang Diyos na hahatol sa sangkatauhan sa mga huling araw. Ang diwa ng gawain ng Diyos na pagpaparusa at paghatol ay ang linisin ng sangkatauhan. At ito ay para sa araw ng kapahingahan. Ang gawain ito ay ang tanging daan para makapasok sa kapahingahan. Tama na! Nagawa mo pang mangaral dito? Pinatotoo mo pa ang Diyos mo sa amin? Hindi mo ba alam kung ano kami? Kami ang tinutukoy mong demonyo. Kami, si Satanas! Ayaw namin sa Diyos! At kami ang magpapahirap sa'yo! Oh Diyos, ako eh nakahandang tumayo para magpatotoo sa'yo. Kahit pahirapan pa ako ng demonyong CCP para sobrang ipahiya si Satanas.